Hola! Magandang araw mga bata! Handa na ba kayo sa ating gawain ngayong araw na ito? Kung handa na, tara simulan natin. Ang video ito ay tungkol sa Phil-Eri, ang pangkatang pagdadasa sa pagbasa ng mga batang mag-aaral mula sa ikatlong baitang. Kung nakahanda ka na, tara, simulan na natin. Panutok, basahin ng tahimik ang mga kwento. Pagkatapos, basahin ang mga tanong at isulat ang sagot sa sagutang papel. Ngunit bago yan, alamin muna natin ang mga pamantayan sa pagbasa ng tahimik. Una, maupo ng tuwid. Pangalawa, mga mata ang gamitin sa pagbasa. Pangatlo, itikom ang bibig. Pang-apat, bumasa ng matulin hanggang maaari. At ang ikalima, unawaing mabuti ang iyong binabasa. Ngayon, ihanda na ang sarili sa pagbabasa. Maaari mo nang basahin ang set A. Mga tanong. Number 1, ano ang alaga ni Lolo Kiko? A. Aso, B. Loro, C. Pusa. Number 2, ano ang paborito ng alaga ni Lolo Kiko? Paborito nito ang blank. A. Makalipad sa puno, B. Makatikim ng keso, C. Makausap si Lolo Kiko. Number 3, ano kaya ang naramdaman ni Lolo Kiko nang mawala ang Loro? A. Masaya, B. Nalungkot, C. Nagalit. Number 4, saan kaya naganap ang kwento? Naganap ang kwento sa blank. A. Bahay, B. Gubat, C. Paaralan. Number 5, ano ang isa pang magandang pamagat ng kwento? A. Si Lolo Kiko, B. Ang Loro sa Puno, C. Ang Alagang Loro. Ngayon, maaari mo nang ipagpatuloy ang pagbasa ng set B. Number 6. Nasaan ang pagong sa kwento? Ang pagong ay nasa blank. A. Loob ng hardin, B. Loob ng garapon, C. Labas ng garapon. Number 7. Alin sa mga sumusunod na salita ang nagsasabi tungkol sa pagong? A. Mabait, B. Maliit, C. Masaya. Number 8. Sino ang nag-usap sa kwento? A. Ang mga bata, B. Ang mga pagong, C. Ang bata at ang pagong. Number 9. Ano kaya ang nararamdaman ng pagong sa kwento? Ang pagong ay blank. A. Malungkot, B. Masaya, C. Galit. Number 10. Bakit kaya isinulat ang kwentong ito? A. Hatid nito ay isang balita, B. Nais nitong magbigay kaalaman, C. Nais nitong magbigay ng aliw. Ngayon, maaari mo nang basahin ang set C. Number 11.
Para saan ang balde ng reyna? A. Upuan ito ng reyna. B. Ginagamit ito sa paglalaba. C. Lalagyan ito ng tubig ng reyna. Number 12. Ano ang nararamdaman ng reyna? Blank ang reyna. A. Nag-aalala. B. Natutuwa. C. Napapagod. Number 13. Alin sa sumusunod ang sinasabi sa kwento? A. Hinahawakan ng mga duwende ang korona ng reyna. B. Ang korona ay may mamahaling diamante. C. Gawa sa prutas ang korona ng reyna. 14. Saan kaya naganap ang kwento? Ang kwento ay naganap sa blank. A. Kaharian ng mga balde. B. Kaharian ng mga saging. C. Kaharian ng mga duwende. 15. Bakit kaya isinulat ang reyna ng mga duwende? A. Hatid nito ang isang balita. B. Nais nitong magbigay aral. At C. Nais nitong magbigay ng aliw. Ngayon naman mga bata, maaari na ninyong ipagpatuloy ang pagbasa ng set D. Number 16. Saan papunta ang bata sa kwento? Papunta ang bata sa blank. A. Parada ng mga kotse. B. Karera ng mga kotse. C. Karera ng mga bisikleta. Seventeen. Alin sa sumusunod ang nagsasabi tungkol sa mapapanood ng bata? A. Madaming kotse rito. B. Makukulay ang mga kotse rito. C. Makukulay ang mga bisikleta rito. 18. Bakit kaya mabilis ang andar ng bata? A. Gusto niyang mapanood ang karera. B. Sasali siya sa makulay na parada. C. May kaibigan siya sa karera. 19. Alin sa sumusunod ang nagpapakitang nasaktan ng bata sa kwento? A. Mabilis ang andar ko. B. Nako, natumba ang bisikleta. C. Aray, kay daming putik ng tuhod ko. Number 20. Alin sa sumusunod ang isa pang magandang pamagat sa kwento? A. Parada ng mga kotse. B. Karera ng mga kotse. C. Karera ng mga bisikleta. Tapos na sa iyong gawain, ipasa ang iyong sagot sa iyong guro. Maraming salamat mga bata, hanggang sa muli nating gawain. Mag-iingat ang lahat, bye!